Hi guys, good morning sa inyo lahat. Today is December 12, araw ng magpaparehistro kami ng aming sasakyan. Dahil ang number ng aming sasakyan is 751, so more or less January ang ating registration month. So andito kami ngayon sa Smoke Belching. So pagkatapos nito, Smoke Belching, pupunta na tayo ng LTO dahil kailangan requirements yan ng magpaparehistro ng ating sasakyan. Sasakyan na natin is ano, private cars to, kaya more or less malalaman natin kung magkano ng ating gagastusin ngayon. Ayun, tapos naman pala, ito na, tapos na yung papel. So more or less pwede. Next nating move is punta natin ng LTO. LTO for registration ng private cars. Ito si sasakyan ko, paparehistro natin. Super Apex Turatura Tamaraw. Ayan, so okay, next move, LTO. Sumuli, nandito na tayo sa LTO, Land Transportation Office, Diliman Branch, dito sa along East Avenue ng Quezon City. At ingat lang sa mga fixers na sa labas, ang dami mga asungat pa rin kahit sa marami ng bawat. So anyway, ito, daming mga tao naghihintay sa mga kanya-kanyang appointment. Okay, so hintayin natin ang sunod kasi na ano nito, procedure is stencil, check ilaw, lahat, signal light, headlight, spark light, reverse light, tapos busina. So hintayin natin yung mag-check na tao para pagkatapos niyan, bayad na. Pagkatapos ng bayad, tapos na. So yan ang gate, LTO. LTO Land Transportation Office, Diliman, Quezon City. Ayan, may guard, may gate. Ayan, maraming mga tao naghihintay. Ito yung aking secondary race. Ayan, bagong tintura, body repair. Ito ngayon, i-race ko na si Bossing. Para okay na siya. Para okay na siya. Okay na siya. Okay na siya. Okay na siya. Ayan. And siguro 5-1 sa siguro natin sa sakit. So habang naghihintay tayo, siguruhan mo na natin ang paligid. So yun ang office. So ngayon, nakakuha na kami ng insurance. And then, ito i-testing ko yung takot. Kukunan to ng engine number, chassis number, stencil ang tawag nun. Ayan yung bushing na yan. Kukunan ng stencil. So labas tayo para tanungan na magbukas. Labas tayo, bukas. Tetek ka muna, tetek ka natin ilaw. Ha? Tetek lang yung ilaw. Kasi, akala ko makina muna. Sige. Ilaw check. Ilaw check. Hazard light, hazard light. Reno. Wiper. So, 'yun ang isa sa mga kailangan pag nagpaparehistro ng sasakyan, is check nga ilaw, preno, lahat ng klaseng ilaw, reverse light, roam light, headlight, signal light, hazard lights. And then pagkasunod niyan, stencil, kunan yung ilaw. Stencil 'yan. Tingnan dito, kukunan ng ng ilaw diyan. Yan. Pagkatapos 'yan, number ng makina, sasakyan. So, bahagi 'yan ng
pag restro, tingnan yung mga chassis number, baka na-swap na sa ibang mga kalungkuhan number. Ito yung aking effects. Wala, tingnan na ngayon. Kasa lang dito, ang chassis number, mainit makina. Malukat ng busing, di ba? Ha? Oh? Hindi naman gaano mainit. Pinapakay ko na kanina. Ayan ang bahagi ng pagpa-restro. Stencil, engine number, chassis number. Katapos dito, pasok na doon sa loob. Ayun, ang loob ng LTO, ang doon na siya pupunta, marami na doon. Pag nagpa-restro ng sasakyan, private cars, makotsi man, gaya nito, mga EUV, isa sa mga procedure is, kailangan magpa-smoke test. Kailangan bago pumunta sa opisina ng LTO, kailangan nang mayroon na siyang smoke testing result. Kami galing na kami ngayon, nakapag-smoke test na kami, nagbayad kami ng 500 pesos. Tumaas sila ng kaunti dahil last year, ang bayad is 420 pesos. Eh ngayon, tumaas. Baba tayo. Tumaas sila ngayon. Ginawa ng 500 pesos. So, pagkatapos na makakuha ng smoke test result, punta na kami. Ito na nga ngayon. Nandito na kami sa loob ng LTO office. Ito yung building. Oh. So, yun. Nakatapos na kami ng stencil. Kinuha na kami ng under chassis number, engine number, ilaw, testing lahat ng ilaw, headlight, signal light, emergency light, preno. Ha? O, bigyan mo. Wala. Bigyan mo. Yun. Ayan guys. Nanghingi pala ng kaunting diskarte yung nag-i-stencil. Ginigyan namin ng sandaan. So, ayun, si Mrs. na problema kasi daw wala daw siyang naipag pamigay. Ayun, meron na, 100. So, kuha na yung mama. At ang sunod na step to is bayad na. Magbayad na sa loob. So, yun lang, more or less. Una, smoke test. Result. Sunod is insurance. Sunod, vehicle inspection. Pagkatapos inspection, pasok na sa loob ng office, babayad. Pagkatapos ng bayad, more or less, uwi na. So, hintayin natin guys kung magkano inabot ng binabayaran namin. Total, lahat-lahat na. So, hello. Tapos na kami magbayad. Uwi na. Tapos na ang rehistro. Kompleto. Mabilis. Walang fixer. Go, go home. Pure gold tayo, bayad tayo ng Oh, pure gold daw, pure gold. Okay, go home na. Bayaran namin is 2,179 sa rehistro. Tapos smoke test, smoke emission test is 500 pesos. So 2,679 plus insurance. Insurance is 700. So ayun ang 1,000 lang, 1,000 ringgit lang.
namin. Go home lang. So ito ang kinaro na namin is a compound ng LTO main office. Yan yung sarap natin. LTO main office. So ito mga tao na nandito is nag-apply ko ng driver license. Daming ruta is pupunta ng Pure Gold Bayad Center para magbayad naman ng ano, tubig, ilaw, telepon. Yung ano, pagka lumabas na sa LTO, iikot muna bago kanin takot laki sa sinumpong paul. Ito naman yung exit gate ng LTO. At yung harap natin, yun na yung East Avenue, Quezon City. So lahat ang pinagbayaran is sa 3,400 kasama na sa mga bigay-bigay sa mga asong at dito sa loob. Ayan, mura lang, private car registration. Huwag na kayong dumaan pa sa mga picture at gumulo lang buhay niya. Ito yung East Avenue, Quezon City. Mga kababayan, doon lang kung nagpaparistro, simple, simple lang, huwag na kayong dumaan pa na kung kalikalino mga picture dyan, magpapagawa dito, pinapantaw ninyong nagaanan, kaya na pumunta rito, hindi naman mahirap, madali lang. Sumunod lang kayo sa mga patakaran. Oras na ba? Ilaw na medya. So, malis kami ng bahay, sunod yung pasado at natapos ng alauna. Alauna yung medyo na kami nakalabas sa compound. So yun lang, mabilis. So ayan lang din mga kababayan, mga guys, ang ating video sa tungkol kung paano at kung magkano lahat ang mga gastos sa magpaparehistro ng sasakyan private, mga EOVs, kotse. So hanggang dito lang mga kapatid, at sana nagustuhan yung aking video at nang may natutunan din kayo kung paano magpaparehistro ng sasakyan. So maraming salamat at hanggang sa muli.